Malalaking ulo ng isda na isinisigang gamit ang kalamansi ang ating kakainin sa araw na ito. Samahan mo pa ng tortang talong, tortang alimasag at sari-saring kilawin. Healthy dish nga po ang hatid ng DPD Karinderia. Magandang araw sa inyong lahat, mga Noy. Andito nga tayo sa Project 6 Quezon City kung saan alamin natin itong dinadayo. Talagang 100% and guaranteed na dinudumog. Ang dami pong tao ngayon dito sa loob at alamin natin ano nga ba ang pinagkakaguluhan dito. Yun daw pong napakalalaking ulo ng isda dito sa DPD Karinderia. Daniel Panchito Day 2. Yun po yung DPD. Tara! Sir Mark, good morning po at maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin dito sa Akay ni Sol Food Tourism and Adventure, DPD Karinderia. Saan ang galing yung pangalan, sir? Yung DPD Karinderia po is yung initials ng pangalan ng father ko. Ah, yun. Just yun ang ginamit nyo, no? Opo, yun na po yung ginamit. Since ang... when ba itong DPD Karinderia? Matagal na po, mga 1980s pa po itong DPD Karinderia na ito. Naku, ilang dekada na rin pala, opo, no? And then, nung nag-start kayo niya, sabi natin, no, 1980s na yan, sir, no? Ulo na kagad na sinisigang ang yes po. Yan ang talaga wala. Special natin. Specialty namin po. Normally, sir, on an average, everyday, nakakailang kilo pa? Average lang naman, no? Yung ulong ganyang kalalaki. Ano po? Nasa 150 kilos to 200, mga ganun po karami. Ang napapaubos nyo, ha? Opo, naubos na per day po. Kaya pala, ilang nakita ko ilang kaldero yung nakasalang dyan, no? Ano yan, kunyari, naubos yan, nagsasalang pa kayo ulit, mahabol? Hanggat maubos po, yung 150-200 na yun. Yun. Ayun. Po yung bukod dito sa sinigang, sir, may tinda ka pang ibang mga ulam, no? Meron pa po, marami. Sinamahan nyo na lang? Opo. Mga lutong bahay po. Mga laing, mga ganun, lechong kawali, mga ganun po. And then the recipe ng sinigang yung naulo-ulo is coming pa from your father? Hindi po. From ano pa po? Nung lola ko pa po. Lola pa? Opo. Yung first generation pa po. Hindi nyo binago ang style ng pagluluto nito, ha? From noon, from 80s hanggang ngayon, ganun pa rin po yung style ng pagluluto. Yung style ng sinigang. Opo. Okay. How about the location natin, sir? Located po kami sa 1 Ali 23 Project 6 Quezon City. Makikita nyo po kami sa Google Maps. DPD Karinderia. Yun po yung ano. Kasi walang ano, sir, no? Wala kayong karatula, no? Wala po, wala po. Yun po, one of the charms namin yun. Wala kaming ang karatula. Galing. Ever since 90s po, wala. Bakit po nga ba? Hindi nyo nilalagyan? Ayun ang hindi ko po wala. Talagang ako yung naghahanap kanina, eh. Sabi ko walang karatula, eh. Yung pala style nyo talaga, opo, no? Style po talaga. Anong oras tayo bukas sa araw-araw? Bukas po kami hanggang 10 a.m. to 3 p.m. po. Okay, and hindi naman tayo nagsasara everyday bukas? Sarado po kami every Sunday. Every Sunday, wala? Opo. Ayan, na kung sakasakali man, sir, no, may mga dumalaw at bumisita rito, ano ba ang inaasahan nila ditong doon sa sinigang na ulo-ulo? Yung hinahanapan pa sinigang na maasin, yung po yung isa sa specialty namin. Pero syempre yung kakaiba, yung ayaw nila, no? Minsan ayaw nila ng baboy, sinisigang natin is bangus, eh. Bangus, kaya minsan sir, mga baboy tsaka baka, no? Opo, yung usual na sinisigang, sinasabaw. Hindi nila naiisip na may part din pala ng isda na nakakain. Ayun. Yung ulo ng isda, nakakain pala yun. At saka yung mga ulo ng isda nyo rito is all seafood siya, sir, di ba? Yes po, all seafood. Wala kayong mga isdang tabang na ginagamit? Wala po. Iba po yung isdang tabang. Napaka-healthy pala nito, sir, Sir Mark. Ano, yes, maraming salamat, sir. Ako nakita ko, kumukulo na yung mga sinigang doon. Kailangan ko nang igupin ang sabaw niya. Mabuhay ka. God bless you, sir. Salamat din po sa pagpunta. DPD Karinderia po ang ating location for today, mga Noy, sa episode na ito kung saan binanatan nga natin or kakainin natin itong ulo-ulo sinigang, no? O sinigang na ulo-ulo ng isda po. Isang healthy recipe, no? Hatid sa atin ng
DPD Carinderia through syempre pasalamat tayo kay Sir Mark at sa buong crew ng DPD Carinderia, no, yung bumubuo dito. Yes. Napakalaking ulo, no. Kung makikita niyo po doon sa unahan ng ating video, pinakita natin yung sizes ng ulo na to na halos ka-size po ng mukha ng tao. Ganun kalalaki. Halo-halo na nga daw itong ulo na ito. Meron na bitilya, red snapper, lapu-lapu, ano pa yung isa? Yung kulay dorado. Dorado, chef, no? Yan. Ang daming klase ng isda po yun, halo-halo na. So, ito yung hatid ng, ito ngayon, yung ulam natin for today. Bukod dyan, syempre, meron tayong mga in-extra order dito. Kung pupunta po kayo rito at bibisita, meron sila dito. Ito yung torta. Ito naman yung alimasag. Meron tayo ditong kinunot na pagi, tilawing kanige, no? Tsaka yung kaliwang kambing, no? Mostly po, ang mga pagkain is parang mga something na healthy, no? Hindi naman ganun ka, no? Kasama sa kalusugan, syempre. Although meron sila dito, adobong manok, may mga ganun nakita ko kanina, eh. Ang wala lang dito ngayon sa ating in-order is yung bihod, chef. Bihod nga, sayang. Sayang, hindi daw po dumating yung in-order nila at kaya hindi po nakasama dito. Abay, tirayin na natin to, chef. Okay. Malaki-laki ito babanata natin ngayon, no? Lapit natin dito yan. Nahin mo na, chef. Ako din. Nahin ko na yung mata. Nahin ko lang ito. Uy, gusto mo yung mata, chef, no? Bigyan mo ng isa yan. Eyeballs. The PJ is in the house. Yeah, no? Doing the eyeballs. Grabe, oh. Yung ulo po nitong isdang tinitinda nila dito, talagang napaka, ano po, ang laman pa. Yep. Yan, oh. Grabe yung laman, oh. Pagka kinalkal mo siya ng ganyan, ayan po, solid na karne, yun ang isda. So, tigman ko nga. To hindi ko na ma-distinguish ngayon kung anong isda po ito na ibigay sa akin. Ito. Ay, nako. Ang sarap, fresh na fresh. Parang luto lang ng... lutong bahay lang na ano. Handa ng mother. Correct. Araw-araw, 150 to 200 kilos everyday ang nauubos nila dito. Kaya ito pong mga ulo ng isda na to, araw-araw is bagong order. Hindi sila nag-stock ng isda. Kaya yung fresh. Oo. Ang sarap. Ang kulang itong ito. Miss na miss ko na. Matagal na ako din nakakain ito. Kinunot na pagi? Mm. Sarap. Ang sarap. Oh, bihira na kasi nagluluto ng ganito. Pag sila magaling magluto, eh, no? Masarap. May tamang luto rin ito, eh. Correct. Sarap ng pagi. Hindi malangka. Ang sarap. Ay. Mako itong kambing. Wala nga, ito yung kakaiba lang sa kanila, eh. Kambing, eh. So, okay, next. Nagpapalit-palit din sila. Oo, ano din meron. Pero mostly, ito yung hindi nakawala. Grabe yung kambing. Sa malinis. Ang sarap, no, Jeff? Walang kalansalansa, walang kaanggunggo. Yan ang kilawing kambing. Sorry, doon. Sorry, ah. Yan po yung masarap na kilawing kambing. Hindi na matawaran, eh. 1980s pa, nagluluto na ng ganyan, chef. Siguro naman. Batak na batak na sila, no? Oo. Pagka nagkamali ka pa dyan, eh, talagang papaluin ka sa ulo. Ang sarap. Wala pang sablay ako natikman, ah. Lala. Everything, Noy. Approve sa akin to. Double check to. Lagyan ko pang triple check. Masarap dito. GPD ka rin diri, ah. Ito, ha, tikman ko itong tortang alimasag, ha. Biyakin ko na, chef, ha, para makita lang natin. Mapakita sa kanila. Ayun yung dob. Alimasag po, torta. Huwag tayong konti. Walang ketchup. Medyo inagaan namin na pagpunta rito dahil alas 11 daw po, eh, hindi na tayo magkadamayaw. Yung tao dito, hindi na tayo maririnig sa dami. Mmm! Sarap. Sarap, chef. Tikman natin. Mm-hmm. Nagdang ko. Sarap, chef. Alimasag, eh. Ang buong buo. Mm-hmm. Wala akong kinain ano doon, ha? Amin, ha? Hindi ko nagyan ng ketchup. Ito, kaya ng ketchup mo doon. Mm-hmm. Oo. Yan. Sarap. Hingin na sabaw. Extra. Pwede po. Mm-hmm. Alimasag talaga. Mm-hmm. Wala ang tender. Wala, wala. Matin itong, torta. Para lahat, matikman natin.
Uy. Tsaka yung pag-season niya dito, no, Felix? Hmm. Hindi takot. Yeah. Malasa. Diba? Diba? Ito. Siguro sabihin na natin kasing... Sanay na sanay talaga. Sanay na sanay na nagluluto. Kaya po ganyan. Nawa ko pa yung natapon. Ang sarap. Wow. Sa mga pupunta rito, Noy, tawag ito lang natin yung address, no? Ngayon po, meron silang ample space ng mga parking. So, kung malalaki sasakyan, medyo sikip kasi. Yun po kami, nakisiksik lang talaga sa gilid na gilid eh. Ayan, ha? Siyempre, DPD ka rin din yan, Noy. Isa sa mga must try. You need to visit. Pwedeng puntahan talaga. Highly recommended ng buong aking soul food tourism and adventure itong kainan na ito. Worthwhile. Talagang... Gambapaya, pag pumunta ka dito, worth it yung pagpunta mo sa pagkain ba lang dyan. Kahit ba yun, no, worth it yun. So, kung mga hinahanap-hanap ko, chef, na pagkain, minsan, nakagawin natin, alam mo, sinigang, baboy, di ba? Ito, something ang ginagawa ko po, okam ha, sa bahay po, madalas ulo po ng isda ang aming ulam ng mga bata. Yan, sinasanay ko sila sa isda, ulay. Sa akin lang, ang kaibahan lang, chef, madalas ang tirada ko is sinigang sa miso. Ah, okay. Pag-udo. Ang kanila po kasi rito is sinigang na basic na sinigang, na isda. Ayan ha. Minana pa nga daw po sa mga lola na nila Sir Mark itong recipe na ito. Kaya talaga nga namang matutuwa ka sa lasa. Sarap din tanigin nila ko, Edek. Ay, oo naman, chef. Ay, pansuka. Walang ano eh, no? Walang... Ang tawag dito? Walang palya. Lahat ng kinain namin, mga noy at mga kakay, talagang sasabihin natin... Totoong masarap. Masarap talaga. Lutong ano? Lutong biyasa. Oo. Yun. Sanay na magluto. Yung mga lutong bahay lang po, ah. I mean, yun ang hinahanap natin. Siyempre, pagkain Pinoy, ito, DPD ka rin daw, ya. Wow, sabi. Oh, Noy, siyempre, kung ating kalimutan, flash lang natin, ha. Gusto ko na rin magpasalamat dun sa ating mga followers sa Facebook page, no? Ng Akay, ni Sol, Facebook page. 300,000 followers, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Akay, ni Sol. Siyempre, ayun nga, kagaya na sinasabi natin, chef. Lahat ng suporta na yan, na dumadami, lalong nadadagdagan, nag-i-increase, ay lalong lumalakas po at lumalawak ang nagagawang pagtulong ng akin ni Sol sa ating mga kababayan na PWD, senior citizens, no? Yan po yung mga single parents dyan, yan po yung mga nakalatag na programa sa akin ni Sol. Yan ha, siyempre, tuloy-tuloy lang po tayo. Kung maaari, may share din po natin yung mga ina-upload ng akin ni Sol, no? Yung lalo yung pag natin, chef, yung kawang gawa. Nagbibigay tayo dito sa mga stroke patients ng extern, no? Yung device po, medical device, yan. Wow. Anyway, Noy. Balik ko lang po ulit, ang pasasalamat. Lalakas si Sir Mark, chef, no? Buong crew, sila nanay. Mga kasama natin. Mga crew sa likod ng kusina. Yes. Naglilinis nito mga isda. Ayan, lahat po tayo. Talagang ina-assist tayo kanina. Maraming maraming salamat. Habang susut tayo dito, chef. Talagang matulungin sila. Maraming maraming salamat, siyempre. Sa lahat na kasama natin dito sa akin, Soul Food Tourism and Adventure. Ayan na. Talaga pinapawisan na ako. Nasasarapan na naman ako. Pabanatang ko to talaga. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all, no? Yeah, siyempre. Maraming pagpapala, kapayapaan ang nasa inyong mga tahanan. Ayan po, ako po yung likod si Kuedex. Sasama si Chef VJ. Yung Robin, at sino po mahal, Chef. Susunod na episode. Bye-bye.